Sikretong kapangyarihan ng Devil Fruit ni Luffy na bunyag na? Ano ang nangyari sa Rockyport Incident? Paano gumagana ang Marine Bounties ng Cross Guild? Ano yung World Military Draft? Anong relasyon ni Blackbeard kay Rox D. Sebek? Ilan lang yan sa mga malalaking misteryo na nabunyag na at pag-uusapan natin ngayong araw. Kamakailan lang kasi, nagsagawa si Oda ng isang special question and answer forum kung saan sumagot siya ng 10 importanteng tanong na makakaapekto sa mga kaganapan sa mundo ng One Piece. Napakabigat na mga impormasyon at revelasyon na nabunyag sa forum na ito, at karamihan pa sa kanila ay hindi direktang ipinahayag ni Oda, kundi itinago niya pa sa paligoy-ligoy na pagsagot. Kaya nga kailangan nating himayin at suriin ang lahat ng ito ngayong araw, dahil siguradong marami sa mga nabanggit rito ay magiging importante sa takbo ng final saga ng One Piece. Ang unang tanong ay tungkol sa Gear 5 ni Luffy. Kapag gamit na kasi ang formang ito, nakikita natin siya na bigla-bigla na lang naglalabas ng mga bagay mula sa wala, katulad ng mga helmet, baseball bat, goggles at kung ano-ano pa mula sa kanyang Hagoromo Cloud Scarf o yung puting ulap na nakapalibot sa leeg niya. Sa totoo lang, maraming fans talaga ang hindi pinansin ang abilidad na ito kasi ginagamit lang ito ni Luffy sa mga katatawanan niya. Isipin nyo ba naman, naglabas ng baseball bat para ibalik yung atake ng kalaban niya. Kaya parang joke-joke lang talaga. Pero kung susuriing mabuti, wala naman dapat kakayahan si Luffy na gawin ang mga bagay na ito. Kahit pa sa awakened form niya, kaya niya lang dapat gawing malagoma o stretchy ang mga bagay na nandoon na. Pero hindi niya dapat kayang gumawa ng mga bagay mula sa wala. Halimbawa, kung meron siyang hawak na baseball bat, kaya niya itong gawing malagoma na pwedeng banatin katulad ng katawan niya. Pero hindi niya dapat kayang mag-summon o gumawa ng isang baseball bat mula sa wala. Kaya nga nakakapagtaka itong mga ginagawa ni Luffy at maganda na direkta na itong tinanong kay Oda. Sinagot naman niya na itong Hagoromo raw na pinagkukunan ni Luffy na mga gamit niya ay entrance raw sa fantasy ni Nika. Na para bang sinasabi ni Oda na parte talaga ito sa ability ng Devil Fruit niya. Na para bang kaya talaga ni Nika na ilipat ang mga bagay mula sa fantasy niya papunta sa realidad. Napakalaking bagay nga nito kung sakali. Ibig sabihin kasi kung totoong abilidad niya talaga ito, kaya mag-produce ni Luffy ng mga bagay-bagay mula sa wala. Ano pa kaya mga bagay na kaya niyang palabasin mula dyan? Kaya niya kaya magpalabas ng mga sandata na pwede niyang gamitin? O di kaya mga pagkain na pwede niyang kainin? Kung magawa niya mga ito, siguradong mas magiging delikado pa ito si Luffy. Marahil na ito rin ang dahilan kung bakit kapag na-awaken ang Nika Fruit, tinatawag ito na most ridiculous power in the world. At ang tanging limitasyon lang raw ay ang imahinasyon ng user. Kung kaya mo nga namang gumawa ng kahit anong bagay, imahinasyon mo lang talaga ang limitasyon. Kaya unti-unti nang nagme-make sense kung bakit maalamat ang Devil Fruit na ito. Bago tayo magpatuloy sa mga susunod na tanong, kung nag-enjoy ka sa video natin at gusto mo pang makakita ng analysis tungkol sa iba't ibang kaganapan sa mundo ng One Piece, subscribe ka na sa ating channel. Ang sumunod naman ay tungkol kay Sabo. Tinanong nga ng isang fan kung bakit parang biyasa na raw agad si Sabo sa paggamit ng Mera Mera Nomi na kakakain niya pa lang naman sa Dressrosa Arc. Sinagot naman ni Oda na simula raw noong nakain ni Sabo ang Devil Fruit na ito, araw-araw na raw siyang nagtitraining upang makasanayan ito. Hindi naman ito agad na na-master ni Sabo. Kita naman natin sa Dressrosa Arc kung paanong hindi pa siya sanay na gamitin ang kapangyarihan ng isang Logia at nagulat pa nga na hindi siya napaso sa mga apoy. Unti-unti niya pa talaga itong minamaster. Pero ang kagandahan ay halata naman na malaki ang talento ni Sabo. Simula pa lang kasi pagkabata ay sinanay na siya ng mga malalakas na revolutionaries katulad nila Ivankov, Kuma at maging si Dragon. At kalaunan ay unti-unting umakyat ng ranggo hanggang sa maging number 2 at chief of staff ng revolutionaries. Kaya malinaw na may talento itong si Sabo at sa sapat na panahon, mamamaster niya pa itong Devil Fruit niya. Binanggit rin ni Oda na simula nang mabalik ang memorya ni Sabo, marami na siyang naaalala. Alam nga natin na nawala ang mga alaala ni Sabo noong bombahin siya ng isang Celestial Dragon sa paglalayag niya. Lahat ng alaala niya simula pagkabata hanggang sa puntong iyon ay nakalimutan niya. Kasama na ang relasyon niya kay Straw Hat Luffy at Firefist Ace. Bumalik na lang ulit ang memorya niya pagkatapos niya mabalitaan ang nangyari kay Ace. Para sa akin, medyo out of place nga na banggitin ito ni Oda sa tanong na ito dahil wala naman itong kinalaman sa training at Devil Fruit ni Sabo. Kaya ano naman ang point na i-bring up ulit ni Oda ang nawala niyang memorya? Posible kaya na may revelasyon na namang sineset-up si Oda? Meron kayang importanteng impormasyon mula sa pagkabata ni Sabo na magiging mahalaga ulit sa storya? Halimbawa na lang isang impormasyon na sinabi sa kanya ng mga nobles niyang magulang? O di kaya impormasyon na napag-usapan nila ni Ace at Luffy? O sadyang mema lang ba si Oda? Abangan na lang rin natin yan. Sunod naman na tinanong ng isang fan ay kung nagsama raw ba si Luffy at Dragon kailanman. Sinagot ni Oda na hindi raw, at least na maaalala ni Luffy. So parang ipinapahiwatig rito ni Oda na may posibilidad na may maikling panahon na nagsama si Dragon at Luffy noong sanggol pa lang si Luffy. O yung mga panahong wala pa siyang muwang at hindi na maaalala.
kinailangan raw na maghiwalay sila dahil alam ni Dragon na kapag nalaman ng world government na anak niya si Luffy, siguradong malalagay sa peligro ang buhay nito, lalo pat siya ang pinuno ng Revolutionary Army. Kaya mas minabuti na lang ni Dragon na maghiwalay sila kaysa may isapilugro pa yung anak niya. Sa totoo lang, pwede rin naman na isama ni Dragon si Luffy sa home base nila at protektahan na lang ito. Pero syempre, hindi naman ito magandang lugar at kapaligiran para sa isang sanggol dahil nga nasa gitna sila ng digmaan laban sa world government at anumang oras ay pwede silang mahanap o atakihin ng mga ito o ng iba pang grupo katulad ng mga pirata. Isa pa, bagaman hindi direktang sinabi ni Oda sa Q&A na ito, sa tingin ko, factor rin na gustong bigyan ni Dragon ng choice o kakayahang pumili ng sarili niyang landas ang anak niya. Kung kinupkup kasi ni Dragon si Luffy at naisapubliko na anak niya ito, mapipilitan na itong maging revolutionary dahil habang buhay na itong magiging wanted sa mga mata ng world government. Pero kapag iniwan niya ito sa isang liblib na village, magkakaroon ito ng tsansa na mabuhay roon ng mapayapa at maging normal na mamamayan roon. Pwede rin itong sumunod sa mga yapak ng lolo niya at maging isang marine. Yun nga lang, ang ending, pinili pa rin ito na maging kriminal at maglayag bilang pirata. Pinaisip rin ni Oda sa atin kung ano kaya ang naramdaman ni Dragon noong nakita niya si Luffy sa Logtown at mukhang alam na natin ang sagot. Marami nga sa ating naghihinala na noong nabalitaan ni Dragon na naging pirata ang anak niya, inabangan niya ito sa Logtown upang i-recruit na maging revolutionary. Pero noong nakita niya na desidido na itong maging Pirate King, hindi niya na ito itinuloy at tinulungan na lang na makatakas. Mukhang natuwa pa nga ito sa desisyon ni Luffy at binanggit na pwede na rin raw ang pagpipirata. Tandaan natin na sa huli, si Dragon ay isang freedom fighter, kalayaan ang pinakapinaglalaban niya. Kaya hindi naman sa ayaw o gusto niyang maging revolutionary si Luffy. Ang importante ay kung anumang landas ang tahakin ito, ito ay sarili niyang desisyon. At noong nahanap ni Luffy ang sarili niyang pangarap na maging Pirate King, ikinatuwa ito ng tatay niya. Sunod naman ay tanong tungkol sa flagship na barko ni Blackbeard. Ang pangalan kasi nito ay Saber of Sebek, kaya diretsuhan ang tinanong si Oda kung ano ba ang kinalaman ni Blackbeard kay Rox D. Sebek. Sinagot naman ni Oda na yung Sebek raw kasi ay isang sailing ship, kaya baka dyan talaga ipinangalan ni Blackbeard yung barko niya. At baka coincidence lang nakapangalan na rito ng pirata na si Rox D. Sebek. Pero idinagdag rin ni Oda na baka lang naman daw, pwede ring hindi. So makikita na ayaw po talagang sagutin ni Oda ng diretso, paligoy-ligoy muna siya. For context, sa totoong buhay kasi, may isang uri ng barko na tinatawag na Sebek na pangunahing ginagamit sa pakikipagkalakalaan noong 16th hanggang 19th century. Kaya baka ito raw yung dahilan ng pangalan ng barko ni Blackbeard. Pero alam naman natin lahat na malabo yan. Bukod kasi sa barko, masyado na talagang marami ang pagkakatulad ni Blackbeard at Sebek. Bukod sa parehas silang D-member, parehas rin sila ng pangarap na maging King of the World. Parehas rin sila ng home base na Chinosu. At kahit yung itsura nila ay medyo magkahawig. At gaya ng nabanggit natin, yung barko ni Blackbeard ay literal na nagangalang Saber of Sebek. Kaya imposible na coincidence lang ang lahat ng yan at malamang na sumusunod talaga itong si Blackbeard sa mga yapak ni Sebek. Kung anumang relasyon sa pagitan ng dalawang ito, siguradong malaking plot point yan at sa main story na ibubunyag ni Oda. Pangit rin naman kung yung ganyang kaimportanteng detalye ay sa Q&A lang mabunyag, diba? Kaya tiisin na lang muna natin yan at abangan na lang sa manga. Ang susunod naman ay tungkol sa Kamusari o Divine Departure ni Shanks. Nakita nga natin gamakailan na ginamit ni Shanks ang isang sword attack na nagngangalang Kamusari para wasakin si Kid. At itong parehas rin na atake yung nakita natin sa flashback ni Odin na ginamit ni Pirate King Goldie Roger upang patalsikin siya. Tinanong nga ng isang fan kung paano raw ba ito natutunan ni Shanks. Direkta raw ba siyang tinuruan ni Goldie Roger? Sinagot naman ni Oda na natutunan lang ito ni Shanks na mag-isa sa kakapanood niya sa iniidolo niyang captain. Pero nilinaw ni Oda na hindi raw ito basta-basta kayang gayahin ng kahit sino lang. Kahit para yung ibang Roger Pirates ay hindi ito magaya. Kaya the fact na natutunan ito ni Shanks ay patunay lang ng talento at potential niya. Kaya nga siguro kahit si Buggy na alam naman natin na makasarili at likas na mayabang ay kinilala ang potential ni Shanks. Matapos bitayin si Goldie Roger, inassume agad ni Buggy na si Shanks ang papalit sa dati nilang kapitan bilang Pirate King. Kaya siguradong nagpakita na ng malaking potential itong si Shanks kahit pa nung bata pa lang. Kaya siguro siya ang nagmana ng straw hat ni Roger. Sunod naman na tinanong kay Oda ay kung paano raw ba gumagana ang Marine Bounty System na sinimula ng Cross Guild. At pinakita na nga ni Oda ang bigayan sa lahat ng bounty. Nakadepende raw ito sa ranggo ng bawat marine. Ang pinakamababa ay ang mga junior officers o mas mababa ang ranggo. Ang bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga lang ng 100,000 belly bounty. Sunod naman ay ang mga field officers o yung mga may rank na commander o mas mababa. Ilan sa mga halimbawa nito ay sila Commander Hibari at Lieutenant Commander Helmepo. Nagkakahalaga sila ng 1 million belly bawat isa. Susunod naman ay ang mga captain at commodore.
Ilan sa mga kabilang rito ay sila Captain Tashigi at Commodore Brand New. Nagkakahalaga sila ng 1 star o 100 million belly bawat isa. Sunod naman ay ang mga Rear Admiral katulad nila Prince Grouse at Kujaku. Nagkakahalaga sila ng 3 stars o 300 million belly. Ang susunod naman ay ang mga Vice Admirals katulad nila Momonga at Smoker. Nagkakahalaga sila ng 5 stars o 500 million belly. Sunod naman ay ang tatlong admirals na sila Green Bull, Fujitora at Kizaru. Bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng tumataginting na 3 crowns o 3 billion belly. Ang panghuli naman ay ang pinakamataas na posisyon ng Navy, ang Fleet Admiral na si Akainu. Nagkakahalaga siya ng 5 crowns o 5 billion belly. Yung mga binanggit na bounty ay baseline lang depende sa ranggo. Maaari pa raw itong tumaas kung ang marine ay isang sikat na marine. Halimbawa na lang si Captain Kobe na dapat 100 million belly lang ang bounty dahil sa ranggo niya. Pero meron siyang bounty na 500 million belly dahil nga sa kasikatan nito bilang isang hero ng Rockyport Incident. Habang si Vice Admiral Garp naman na dapat 500 million lang ang bounty dahil sa ranggo niya ay may 3 billion belly na bounty na kapantay ng isang admiral dahil sa kasikatan nito bilang hero ng Marines at dating karibal ni Goldie Roger. Paalala lang ulit, ang bounty system sa One Piece kahit pa yung sa mga pirata ay hindi naman eksaktong refleksyon ng lakas ng isang individual. Marami ring ibang factors katulad ng mga achievements at overall threat laban doon sa nagbigay ng bounty. At sa kaso ng Cross Guild, mas prioridad nila ang ranggo at kasikatan. Kaya hindi talaga magandang gamitin ang bounty upang magkumpara ng mga lakas nila. Halimbawa na lang, si Demaru Black o si Fake Luffy ay may dating bounty na 26 million belly, na 26 times na mas mataas sa 1 million belly bounty ni Commander Hibari. Pero hindi naman ibig sabihin na 26 times na mas malakas si Fake Luffy kaysa kay Hibari. Baka nga pulbusin lang ni Hibari yan. Pero kahit na ganito, nakakagulat pa rin makita na may isang individual na umabot ng 5 billion belly ang bounty, na higit pa sa mga kasulukuyang Yonko, at tanging bounty lang ni Whitebeard at Roger ang mas mataas. Pero understandable rin naman dahil siya nga ang pinakapinuno ng buong Navy at siguradong magkakagulo ang operasyon nila kapag nawala siya. Ang susunod naman ay tanong ng isang fan sa struktura at papel ni Kusan sa Blackbeard Pirates. Meron raw ba siyang mga tauhan sa ilalim niya bilang 10 Titanic Captain? At ano bang trabaho ang ginagawa niya? Sinagot nga ni Oda na oo, meron nga siyang mga tauhan sa ilalim niya bilang isang Titanic Captain. Pero nilinaw ni Oda na para kay Kusan, hindi naman ibig sabihin na naging pirata siya ay kailangan niya nang gumawa ng masasamang bagay. Paraan niya lang raw itong pagpipirata upang mamuhay ng malaya. Kaya nga hindi naman talaga siya sumusunod sa bawat utos ni Blackbeard. At mukhang hindi lang siya. Mukhang typical ito na ugali ng maraming miyembro ng Blackbeard Pirates na medyo makasarili at may mga sariling interes. Kaya nga siguro nag-fit in si Kusan sa crew na ito. Pinapaalala nga ulit sa atin ni Oda sa sagot niyang ito na hindi naman naging pirata si Kusan para maging masama o gawing Pirate King si Blackbeard. Mukhang meron talaga siyang sariling layunin at ito ang paraan niya upang makamit ito. Minsan niya na itong ipinahiwati kay Smoker sa Dressrosa Saga noong binanggit niya na may mga bagay na magagawa niya lang kapag wala na siya sa Marines. Kung ano man ang layuning ito, aabangan na lang natin na luminaw pa yan. Pero siguradong may kinalaman yan sa sarili niyang versyon at interpretasyon ng hustisya. Pero para sa kasulukuyan, kailangan niya munang makisama bilang parte ng Blackbeard Pirates. Kahit pa hindi siya sumusunod sa bawat utos ni Blackbeard, kailangan niya pa rin umambag sa crew at ipakita ang kahalagahan niya. Nakita nga natin na tumulong siya na pasukin ang Whole Cake Island para dakipin si Pudding. At noong pag-atake ng Sword sa Hachinosu, nilabanan niya ang dati niyang mentor at dati niyang mga kabaro. Binanggit nga ni Kusan na kung nakatakas raw si Kobe at Garp sa Hachinosu, ay siguradong papagalitan siya ni Blackbeard. Kung ano man itong layunin ni Kusan, mukhang kailangan niya magsakripisyo talaga para dito. Dahil sabi nga ni Oda, nagdulot na ng mga biktima ang mga aksyon niya bilang pirata. Sunod naman na tanong ay kung ano raw ba ang sistema sa naganap na World Military Draft na nagdagdag sa parehas na si Isshu at Aramaki sa mga admirals. Kung matatandaan nga kasi natin, nayanig ang pwersa ng Navy matapos ang Marineford War kung saan marami sa kanilang mga sundalo ang nasugatan o nasawi sa naging matinding labanan. At kahit pa yung mga pinakamataas nilang mga ranggo ay nabawasan. Opisyal kasing nag-retire si Fleet Admiral Sengoku at Vice Admiral Garp na alam naman natin na mga alamat na sa Navy. At nagduelo rin si dating Admiral Sakazuki at Admiral Kusan na nauwi sa pagkapromote ni Sakazuki sa Fleet Admiral at pagtiwalag ni Kusan sa Navy. Kaya nagkaroon rin ng dalawang butas ang posisyon ng mga admirals. Kaya medyo nanghina nga ang pwersa ng Navy noong mga panahong yon. Bilang tugon, nagsagawa nga sila ng World Military Draft upang palakasin ang nanghina nilang pwersa.
Ipinaliwanag nga ni Oda kung ano yung naging proseso rito. Sa kasalukuyan, meron niyang halos 170 plus na kaharian na kasapi sa world government mula sa iba't ibang panig ng mundo. At bawat isa sa mga kahariang ito ay may kanya-kanyang militar o sandatahang lakas. Mula sa mga militar na ito ay pumili ang world government ng mga pinakamalalakas na sundalo at pinilit ang mga ito na sumali sa Navy. Dalawa nga sa mga napili nila ay si Isho at Aramaki na agad nilang prinomote sa posisyon ng admiral dahil sa natural nilang lakas. Pero bukod pa sa dalawang ito, marami pang malalakas na sundalo ang pinilit na inilipat sa Navy mula sa mga lokal na kaharian. Dahil sa World Military Draft na ito, napalakas ng Navy ang sarili nilang lakas. Pero naging kapalit nito ang paghina ng puwersa ng mga lokal na kaharian dahil sa pagkawala ng mga pinakamalalakas nilang sundalo. Nagbigay daan nga raw ito upang mapapagsak ang ilan sa kanila ng mga revolutionaries, katulad na lang noong nangyari sa kagaganap lang na 8 Nation Revolution. At mukhang hindi pa yan nagtatapos dyan. Baka mas madagdagan pa sa hinaharap ang mga kaharian na mapatumba ng mga revolutionaries, lalo pa pag unti-unti nang nabunyag ang kasamaan ng world government. Ang susunod na tanong naman ay kung ano raw ba ang eksaktong nangyari sa Rockyport incident. Hanggang ngayon kasi ay kulang-kulang pa rin ang alam natin tungkol dito. Binanggit nga ni Oda na sa tingin niya raw, hindi niya na may papakita ang buong pangyayari sa manga, kaya binigyan niya na lang tayo ng summary. Noong narinig raw ni Law na may importanteng pony glyph sa Chinosu, pumuslit raw siya sa isang malaking passenger ship na nagangalang Rockyport na papunta sa Pirate Island. Sakay raw nito ang isang hari at mga nobles mula sa isang bansa. Pero itong barkong nasakyan pala ni Law ay sangkot sa smuggling na nakikipagnegosyo sa mga pirata sa Chinosu. Kalaunan ay nagkaroon raw ng labanan sa pagitan ni Law at mga pirata. Kaso lang, sa di inaasahang pagkakataon, biglang dumating rin raw si Blackbeard at Kobe na meron rin sariling mga pakay. At dahil nandun na raw sila, nagsama-sama raw silang tatlo laban sa mga pirata ng Hachinosu. At mula roon, alam na nga natin ang mga naging resulta. Si Blackbeard raw ang naging bagong hari ng Hachinosu. Nabansagan si Kobe na hero at si Law ay naging parte ng Shichibukai. Kung susuriin natin ang mabuti, kahit na sinabi ni Oda na ito na yung summary, mukhang butas-butas pa rin yung kwento. Ni hindi man lang niya sinabi kung ano ang laman ng pony glyph at ano ang nangyari dito. Ito ba ay simpleng historical pony glyph? O ito ba yung pang-apat na road pony glyph na sinasabing hawak ng man with a brain scar? Hindi niya rin binanggit si Wang Zi at kung ano ang naging kapalaran nito. Na alam naman natin na hari ng Hachinosu bago si Blackbeard. Hindi niya rin sinabi kung ano ba ang naging pakay ni Captain Kobe sa island at kung ano ba ang identidad at naging kapalaran noong hari at Maharlika sa barko. Kung totoong hindi na ito mabibigyan ng oras sa manga, bakit di na lang niya ikwento na talaga ang buong pangyayari kasama na ang lahat ng detalye? Sa tingin ko nga, ang ibig sabihin ni Oda, hindi niya na kayang ilahad ang buong pangyayari sa Rockyport incident dahil nga masyado na itong mahaba. Pero pinaplano niya pa rin unti-unting ibunyag sa manga ang mga importanteng scenes na nangyari rito. Kumbaga flashback-flashback na lang. Katulad na lang nung hindi niya na dinowing yung buong 2-year time skip. Pero unti-unti naman niyang kwento ang mga naging importanteng kaganapan sa panahon na yun. Kaya yung mga importanteng detalye katulad ni Wang Zi at importansya ng pony glyph roon ay ayaw pa rin pakawalan ni Oda. At nakaplano at naka-integrate pa rin ang revelasyon ng mga yan sa manga. Dahil sigurado magiging importante ang mga yan para sa final saga. Ang panghuling tanong naman ay kung gaano raw ba talaga kalakas si Figarland Garling. Simple lang ang sagot ni Oda. Malakas ito at may dahilan kung bakit ito malakas. Well, hindi naman na dapat kailangan ikumpirma ni Oda na malakas ito dahil halatang halata na. Bukod sa siya ang dating Supreme Commander ng Holy Knights, na kahit si Dragon ay inaasahan na magiging pinakamatindi nilang kalaban, nakita rin natin sa God Valley Incident kung paanong walang takot na sinabi ni Garling na silang mga Holy Knights ang haharap sa Rocks at Roger Pirates, na para bang naniniwala siya na ka-level niya ang mga ito. At kamakailan lang, na-promote pa nga siya para po na nabuksang posisyon ng Gorosei. At hindi na nga natin maikakaila ang lakas ng grupong ito, na mukhang mga immortal pa nga. Kaya obvious na talaga na malakas itong si Garling. Pero itong pangalawang parte ng sagot ni Oda ang nakaka-intriga rito. Meron raw dahilan kung bakit siya malakas. Sa totoo lang, bukod sa mga Gorosei, hindi kahanga-hanga itong mga Celestial Dragons na nakita natin sa storya. Kadalasan lang sila mga uhugi na walang totoong talento at lakas. Kaya nga nakakagulat nung nakakita tayo ng mga Celestial Dragons na hindi lang malakas, kundi kayang makipagsabayan sa mga top tiers ng mundo ng One Piece. So ano kaya ang dahilan na binabanggit ni Oda? Sadyang may mga malalakas lang ba na lahi sa mga Celestial Dragons? O baka naman meron silang special training program o secret scientific technology? O di kaya meron din si Garling na isang matinding mythical Zoan Devil Fruit? Or baka may ritual talaga si Imo para palakasin ang mga tagasunod niya? Ilan lang yan sa mga posibilidad? At yan na nga ang mga importanteng tanong na sinagot ni Oda sa nagdaan niyang special Q&A.
Sigurado magiging importante ang lahat ng mga napag-usapan dyan para sa inaharap ng One Piece. Kung meron naman kayo mga tanong na sa tingin nyo na importante rin pero hindi pa nasasagot, i-comment nyo na nga lang yan sa baba. At ako na mismo ang sasagot dyan sa mga future videos natin. Bukod pa sa mga nabanggit, isa pa sa mga siguradong magiging importante sa hinaharap ay si Rox D. Sebek at ang Rox Pirates. Dahil alam naman natin na isa sila sa mga pinaka naging impluensyang pirate crew sa kasaysayan ng One Piece. Kung gusto mong makita ang breakdown ng bawat miyembro ng crew nila, panoorin mo na ang video natin tungkol dyan.